God bless you, my son. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. So, please, mga kapatid, kindly share this video. God bless you. Ma'am Charis, God bless you. Blessed morning. Blessed morning. Blessed morning po, Sir Augusto. God bless you. Blessed morning. Yung gusto pong magpatawag, mga kapatid, no, pwede na po kayong magpalista. Magpalista po tayo, ang tatawagan natin, kapatid, yung andito lang, no, na nag-comment po at nandyan online, yun po ang tatawagan natin. Hindi natin tatawagan yung mga nagda-direct lang sa ano, sa Jesus Loves Me. So, kailangan talaga andito tayo kasi importante kasi, mga kapatid, na makarinig kayo ng word ni Lord. Amen? Hallelujah. God bless you, Ma'am Josephine. God bless you. Blessed morning. Ang word ni Lord po ay napaka-importante para po tayo ay makatanggap ng kagalingan. Paano naman kung magpe-pray lang si Apostle Paul at hindi mo alam anong sikreto, anong dapat gawin para ikaw ay makatanggap ng kagalingan? That is useless. Amen ba? Hallelujah. So, kailangan talaga alam natin. Amen? Kailangan naka-live tayo. If we are willing to be healed, no, willing po tayo makinig sa Word of God. Willing po tayong mag-learn sa Word of God. Willing po tayong to follow the Word of God. God bless you, Dr. Mary. God bless you. Hallelujah. Please kindly share this video. Napaka-importante po yan, kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag nating ilagay sa ating isip, basta lang maipag-pray ako ni Apostle Paul, pero wala ka namang alam kung paano ba talaga, no, na matanggap mo yung kagalingan. Importante yun, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Diba, kung pupunta kayo sa doctor, magpa-check up kayo, whatsoever, tapos bibigyan kayo ng prescription. Amen? Sasabihin ng ilista ng doktor, ito, bilhin mo, bilhin mo, bilhin mo, bilhin mo. Kung bilhin mo lang without any instruction, amen ba? Kung ilang times mo ito iinumin, one time lang ba, two times lang ba, three times lang ba, amen ba? Para magiging epektibo, no? Para mag-work sa katawan, amen? Pero kung gusto mo lang na basta uminom lang, amen? Hindi ka nag-wait for the instruction, delikado, amen? God bless you po, Ma'am Winnie, God bless you po, amen? Kung importante man sa atin yung mga gamot pang mundo, no, mas importante po ang gamot from heaven. Amen? God bless you po, Ma'am Belen. Kasi, God bless you, Brother Josh. Kasi yung kagalingan, amen ma? Ay hindi yun ibibigay ni Lord na kahit sino lang. Amen ma? Ibibigay ni Lord yung kagalingan sa mga taong karapat-dapat. Amen? God bless you po, Ma'am Rosalinda. Thank you for sharing po. Amen? Yung mga taong karapat-dapat. Amen? Kung karapat-dapat ba siya na mabigyan ng kagalingan. Amen? Napaka-importante po yun, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, by the grace of God, we are thanking God for everything, for what He has done yesterday. Amen? Yung andito yesterday, mga kapatid, for me, I'm so blessed for the Word of God. No, bless po tayo, mga kapatid, because the Word of God is food. That's our food. Amen? The Word of God is our mirror. Amen? Hallelujah. Amen? The Word of God is manufacturer. Amen? Hallelujah. Yung Word ni Lord, yun ang pagkain natin. Amen? Yung Word ni Lord, yun ang makapagpagaling sa atin. Yung Word ni Lord, yan po ang nagpapakita sa atin kung sino talaga tayo. Amen? Hallelujah. Yung word ni Lord, mga kapatid, no? It's an hammer. Amen ma? Yung word ni Lord, pwede kang pandayin. Amen? Pwedeng itama ang lahat ng mga mali. Amen? Yung word ni Lord is a mirror. Amen? Ito po yung salamin natin para makikita natin ang ating sarili kung nakaayon ba sa word ni Lord or not. Amen? Hallelujah. God bless you po, Ma'am Placida. Blessed morning po. Yes po, God bless you. Amen? Ma'am, please tell your anak po na mag-connect po dito sa Glad Tidings po, na sumali po sa live at mag-comment dito. Amen? God bless you po, Ma'am Placida. Amen? Apostle Paul is always praying for all of you. God bless you po, Sir Hernan. God bless you. Thank you for sharing po. God bless you. Amen? Yun lang.
Amen. Kung gusto mo lang makatanggap ng kagalingan without knowing po kung ano ba talaga ang dapat gawin. Amen. Para tayo po ay gumaling. And then, yun po magiging karapat-dapat tayo na pagalingin ni Lord. Amen. Hallelujah. So, buksan po natin ang ating mabiblia, mga kapatid, dyan po sa Book of Psalms. No, yesterday, I'm so blessed po sa word ni Lord na ni-share po ni Apostle Paul yesterday. Amen? No, about the best medicine. Amen? Totoo talaga yan. Amen? Hallelujah. Because the joy of the Lord is our strength. Amen? So, laughter is the best medicine. Amen? Hallelujah. Kaya, gusto ni Satanas no na magiging malungkot tayo, gusto ni Satanas iiyak tayo, gusto ni Satanas manghihina tayo, mawala ng pag-asa. Amen ba? But it's not our portion in the name of Jesus. Amen. Dapat magiging wise tayo, mga kapatid. God bless you po, Ma'am Evelyn. God bless you. Kindly share this video. Amen. Hallelujah. God bless you, Ma'am Evelyn, Ma'am Belen. God bless you. Blessed morning po. Amen. Hallelujah. This is our day. Amen. This is your day of miracle. Amen. Tayo po ay pagagalingin ni Lord ng lubusan in the mighty name of Jesus. Jonathan, be off ang mga lights. Amen. Hallelujah. Amen. So kailangan po, no, napaisa. Amen. Kailangan po natin na makaangkin ng kagalingan from the Lord. Amen. Yan po yung pinakarason natin dito. Kung bakit ba tayo ay nandito? Kung bakit ka ba nandito? Kung bakit kami nandito? We are working together. Amen ba? Hallelujah. Para kayo ay mapagaling ng lubusan. We are working together po for God to bless us. Amen. We are working together. Amen. Hallelujah. So, you need to cooperate with us, no? And we will cooperate with you and God will cooperate with us. So, napaka-importante po yan, mga kapatid. Amen? Napaka-importante po. If you are willing, marami pong nag-message sa amin. Amen? Na ipag-pray mo ako, but they are not willing sa, hindi sila nakapag-attend po sa programang ito. Kulang po. Amen ba? Hallelujah. Kulang na kulang. Because prayer alone is not enough. Amen ma? It's not enough po na basta magpe-pray lang sa Apostle po sa'yo, sabihin mo enough na. No, there's a lot of process. No, meron po mga process si Lord. Amen? Hallelujah. May dapat tayong gawin, may dapat hindi tayong gawin, may dapat na paniwalaan, may hindi dapat paniwalaan. God bless you po, Ma'am Weng. God bless you po sa inyong lahat. Yung gustong magpatawag po, mag-comment kayo dito. God bless you po, Sir Roberto. Welcome back po. Amen? God bless you. God bless you. Welcome again. Please kindly share this video. Amen? Yun. Yun po. God bless you, Brother Josh. Yun. That's the word of Jesus. Amen ba? Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Amen? So, napaka-importante po, mga kapatid. But, the next verse of that is, learn from me. Amen? Yun po ang next verse ng Matthew 11:28. Amen ba? Hallelujah. Hindi lang basta-basta gigive ng rest si Jesus. But He said, learn from me. Basahin nyo nga mga kapatid. Amen ba? Sa Matthew 11. Amen? Hallelujah. Yun ang sinabi ni Lord. Kung hindi natin ipagpatuloy ang pagbasa, mawawala tayo. Akala natin, basta lang tayo lalapit, basta makalapit lang. May kailangan talaga tayong gawin so that, no, para mag-work si Lord sa ating buhay. Amen ba? Hallelujah. And then sa verse 29, sabi niya, take my yoke upon you. Amen? And learn of me. For I am meek and lowly in heart. Amen ba? And you shall find rest into your souls. Amen? Hallelujah. Ipagpatuloy natin ang pagbasa ng Matthew 28 and 29, mga kapatid. Amen? Sabi niya, learn from me. Ano ba yung ginawa ko sa cross? Amen? Sino ba talaga ang rason kung bakit ako ay naipako sa cross? Yan ang ibig sabihin nun. Amen?
Hallelujah. Sabi niya, learn of me. Amen? Kailangan tayo maka-learn kay Lord. He's sacrificing His own self. Amen? Hallelujah for us. Ano ba yung pinasacrifice natin? Yan dito sa programa, kailangan nyo lang mag-sacrifice ng data. Or sacrifice ng time. Amen? Hallelujah. Para po andito, we need to sacrifice something to God. We sacrifice in giving. Amen? Nagbibigay tayo kay Lord. You are not doing it for human being, but always put in your mind that you are doing it for your own selves. Even that you are not doing it. You are not giving because you are helping God. No. Who am I? Or who are you to help God? We are the one that need the help of God. But we are doing every good thing. We draw closer to God, lumapit tayo kay Lord, nagsinasakripisyo natin yung time natin, amen? Binigay natin yung ating data and everything, amen? Yung wifi natin para tayo ay makapanood sa programang ito so that we can learn. Amen? God bless you, Brother Josh. Yan, amen? Hallelujah. Shall learn of me. For I am gentle and humble in heart. Amen? Dapat ganun tayo. Amen? Kung anong ginawa ni Jesus, kung ano ba yung kaugalian ni Jesus, ganun din tayo. We must be gentle. Amen? Huwag kang magagalit. Sabihin mo, ang tagal-tagal ko na nag-attend. Bakit hindi pa ako gumaling? Bakit ganun? Bakit lumala ito? Bakit? Pag ganun ka mga kapatid, malabo pagalingin ka ni Lord. Amen? And humble in heart. Marunong po tayong magpakumbaba. No? Marunong po tayong sabi-saya pa magpaubos sa atong kaugalingon. Amen ba? Na wala tayong magawa without God. So, kailangan talaga, no, aayon tayo kay Lord. Amen? Hallelujah. And He said that, and you will find rest for your souls. Amen? If we can do, amen ba? Yung mga sinabi ni Lord, yung sinasabi ni Jesus sa atin, then we will find rest. Yung mga testimony natin, mga kapatid, we are so much happy, no? Marami sa inyo that you are appreciating the Word of God. Amen? God bless you, Ma'am G. Machu. God bless you. It is well with you in the name of Jesus. Nakikita namin, mga kapatid, that nung lalong tumatagal kayong nag-a-attend sa programang ito, lalo kayong nagiging matured. Amen? Yung lalo kayong uma-attend sa programang ito, mas lalo niyong naintindihan yung word ni Lord. Amen? Mas lalo kayong tumataga sa pag-attend sa programang ito, nababago yung mga ugali niyo. Amen? Yung ugali natin. God bless you po, Sir Sotero. God bless you, Ma'am Nining Sagra. God bless you po. Amen? Ma'am Nining, magpa-pray ko po yung aking apo kulang sa buwan. Saan ba yung apo mo, Ma'am Neneng? God bless you po. Amen? Ma'am Rinaline, God bless you. Blessed morning, Ma'am Rosie. God bless you. Amen? Kasi nakikita namin yung mga kapatid na oh, glory be to Jesus. Amen? Salamat po sa inyong mga buhay. You are willing to humble yourselves. You are willing to follow the will of God. You are willing to apply the word of God in your life. That's very good. Amen? That's for your own self. No? Para lang yung ginawa natin. Amen? Yung ginawa natin for the glory of God. No? Para lang yun sa atin. It can benefit you, yourself. Myself. Amen ba? Bakit namin ginagawa to? Because we can get benefit. No? From God. Amen ba? Bakit nyo ba ginawa yan? Kasi nakukuha nyo, no, na nakakuha kayo ng mabubuting bagay from God. Amen? Hallelujah. Oh, glory be to Jesus. Amen? Hallelujah. So, kaya mga kapatid, continue po tayo. Patuloy po tayo. Amen? Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong ma-discourage. Because God has a process. May process talaga si Lord. May healing process siya. Amen? May process si Lord. Bawat sa ating buhay, may process siya. Hindi siya yung pa-magic-magic. Amen? Hallelujah. So, if you're willing to rest, pagsabihin nating rest,
no, sabihin natin na example po, naka-rest ka na kasi ikaw ay pinagaling ni Lord. Naka-rest ka na kasi nasulbad yung problema mo. Naka-rest ka na kasi nagkaroon ka na ng mapayapang buhay. Amen? Naka-rest ka na kasi hindi na magulo ang utak mo. Naka-rest ka na kasi nawawala na yung takot mo. Amen ba? Hallelujah. So only God can give us rest. Naka-rest ka na kasi God is always providing your needs. Naka-rest ka na. Amen ba? Hallelujah. Maraming mga tao hindi makakatulog. Amen? Maraming mga tao hindi makakatulog. Sinasabi nila na hindi sila makakatulog. No, kasi kapag tayo po ay ginagambala ni Satanas sa problema at mga karamdaman, mostly na mga tao hindi makakatulog. But when you are willing to learn from Jesus, and then God will give you rest. Amen? Hallelujah. Sino ba sa atin gusto dito yung mga kapatid na makapagpahinga? Hindi ibig sabihin mamamatay, ha? No. It's not our portion po. Amen? Hallelujah. Amen? Yung kukunin tayo ni Lord that we are in the right age. Amen ba? Hallelujah. Meron pang plano si Lord sa iyong buhay. God bless you po, Mama Maria Liza. God bless you po. Amen? Hallelujah. So learn from Jesus. Kung ano man yung mga kaugalian na wala kang Jesus, no, kailangan itapon mo yan. Amen? Ano man yung mga ginawa mo. Amen? Ano man yung mga ginawa mo na hindi ginawa ni Jesus, iwanan mo yan. Amen? Ano man yung mga kaugalian na wala kang Jesus, alisin mo yan. Amen? So that we can have peace. Amen? Babasahin natin sa Book of Psalms, mga kapatid. Chapter 41, verse 3. Amen? Hallelujah. Hallelujah, praise God. Amen? So, Psalms 41, verse 3. Hallelujah. Psalms 41, verse 3. Ang sinabi po ni Lord, "The Lord will strengthen him upon the bed of languishing. You will make all his bed in his sickness." Amen? Hallelujah. Sabi ni Lord, mga kapatid, diba, napapansin niyo, mga kapatid, kapag tayo po ay may karamdaman, God bless you po, Sir Wilfredo. God bless you. Blessed morning po. Kung tayo ay mga may karamdaman, may naramdamang sakit, mostly po ang ginagawa ng mga tao, sila ay always nakahiga. Amen ba? Hallelujah. Always nakahiga, no? May tinatawag na sick bed. Amen ba? May tinatawag na bedridden. Amen ba? May mga ganun, no, na wala na silang magawa. Amen ba? Parang wala na silang lakas. Amen. I don't know if na ano niyo yan, makapatid, na ano niyo yan, na naranasan niyo sa ating sa inyong buhay, because I have experienced it. Morning, nakahiga. Amen. Afternoon, nakahiga. Evening, nakahiga. Parang tatayo ka lang, kung pupunta ng CR, iinom na tubig, kung kakain. May iba naman hindi na talaga makatayo, doon na lang talaga sa higaan. Amen? Hallelujah. But God bless you, Ma'am Charisse, it is well with you. But the promise of God, He said, the Lord will strengthen him. Amen ma? Kasi bakit nakahiga ka na lang? Kasi wala kang lakas. Kung tatayo ka, mahihilo ka. Amen? Kung tatayo ka, para kang matutumba. Have you experienced it? Amen ma? God bless you po, Mamuela. Welcome po again. Amen? Hallelujah. So, parang wala ka talagang lakas, kaya always ka na lang nakahiga. No, ang iba naman, ang sakit na naramdaman sa katawan. Amen? So, parang ganun. Ang iba, kapag lalakad sila, ang sakit-sakit ng kanilang mga paa. Amen ba? Kaya, they have no choice. Kung hindi, matulog na lang, makahiga na lang. But that is not your portion in the name of Jesus. Amen? Ang promise ni Lord na ikaw ay makakatayo from the bed. Amen?
ang promise ni Lord, sabi niya sa word ni Lord, sabi niya sa kanyang salita that God will strengthen you. Amen? Na ikaw ay bibigyan ng lakas ni Lord. Sabihin mo mga kapatid, Lord, thank you for the strength. Amen? Hallelujah. God bless you po, Ma'am Heidi. God bless you po. Blessed morning. Amen? Hallelujah. Bibigyan ka ni Lord ng lakas. Lord, thank you for the strength. Amen? Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat sa... Kasi si Lord ang bibigay sa iyo ng lakas eh. And gaya ng sinabi ni Apostle Paul, our daddy in the Lord, sabi niya, that the secret so that you can have strength, kasi sabi of the book of Nehemiah 8:10, that the joy of the Lord is my strength. Amen? If you want God to strengthen you, no? Kailangan po talaga that you have joy in your life. Amen? Hallelujah. Amen? That's true, Mom Cherise. Amen? Ang dami nga. Kapag ang tao ay may always na lang nakahiga sa bed, mga kapatid, nagkaroon sila ng bed sore. Ang sakit-sakit talaga. Amen ba? Lalo silang nakahiga, no? Lalo namang sumasakit yung katawan nila. Amen? Nagkasugat-sugat na. Amen? But, kay ikaw ay makakatayo. Amen? Ikaw ay makakatayo at ikaw ay pagagalingin ni Lord in the name of Jesus. Nung naranasan ko yung ganun mga kapatid, I'm always praying, Lord, lakasan mo ako. Amen? Lord, pagalingin mo ako. Amen? Hallelujah. Yun always ang sinasabi ko, I am healed. I am healed. Umalis ka, sakit ka, umalis ka in the name of Jesus. Kasi naka-experience ako ng ganun mga kapatid, siguro mga parang almost a month. Amen? Almost a month. No? Hindi ka basta-basta makakaligo. Parang ayaw mong mag-touch ng water. Amen ma? Hallelujah. Amen. Kung may lakas na nakapag-upo na at nagbanding ko ang anak ko. Amen. Oh, glory be to Jesus. Amen. Ganun. Thank God. Amen. God will give you more healing and strength in the name of Jesus Christ. Amen? Kaya ganun mga kapatid. Amen? But by the grace of God. Amen? Dahil ang pinawalaan po, paniwalaan po that ang Diyos ang siyang makapagpagaling sa akin. At ako ay pinagaling ng Diyos in the name of Jesus. Amen? Since that time mga kapatid. Amen? Thank God. Amen. Wala akong naramdaman na ganung klasing mga karamdaman sa katawan. Amen. Oh, glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you, Ma'am Weng. Amen. Hallelujah. Kaya kapag kayo, sitwasyon nyo, nakahiga lang always kayo sa bed, pray. Lord, give me strength. Amen. Hallelujah. Be happy. Amen. Yun ang sikreto. Amen. Because laughter is the best medicine. Joy is the best medicine. Yun ang tinuturo ni Apostle Paul yesterday. At ito ay konektado. Amen ba? Hallelujah. If you want God to strengthen you, be joyful. Amen. God bless you, Pastor Nathaniel. God bless you. God bless you and blessed morning. Amen. Be joyful. Amen. Hallelujah. Amen. Huwag kang makasimangot always. Huwag kang iiyak ng iiyak always. But instead, huwag kang malungkot. Amen ba? But instead, be strong. Amen? Be strong. Be happy. Lord, even my situation is like this, but I'm happy because I know that you will heal me. Amen? Hallelujah. Kahit ganito man ang sitwasyon ko, O Lord, no, I know that you can heal me. Alam ko, O Diyos, na ako ay iyong pagagalingin. Amen? Hallelujah, be joy. Kasi kapag the more ka nagiging joyful, ibig sabihin, hopeful ka. Ibig sabihin, puno ka ng pag-asa na hindi ka mananatili dyan sa hinahigaan mo. Hindi ka mananatili sa wheelchair in the name of Jesus.
Ikaw ay tatayo in the name of Jesus. Hindi ka manatili sa bed na yan na always nakahiga. Ikaw ay makakatayo in the name of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. God bless you, Mama Maribel. God bless you. Yes, it is well with us. In the name of Jesus. Amen? Hallelujah. God bless you, Mama Manuela. You are healed in the name of Jesus. Amen? Kailangan talaga alam natin what to do. Alam natin kung anong gawin. Amen? Huwag kayong magpadala sa iyong isipan. Hallelujah. Huwag kayong magpadala kung ano man yung naramdaman niyo. Amen? God bless you, Ma'am Bebski. Oh, glory be to Jesus po. Amen? Be happy. I'm happy yesterday, mga kapatid, kasi mostly kasi kapag tumatawag, tinatawagan na namin yung gusto magpa-pray po sa video call. Mostly po, umiiyak talaga sila. Amen? While nag-explain sa mga sakit, umiiyak na umiiyak sila. Amen? And for me, I understand po. Amen ba? Kasi may tears of joy na naman, di ba? Amen. Hallelujah. And then, pero kahapon mga kapatid, when Apostle Paul is sharing about the Word of God, that you must be joyful, hindi ako nakikita ng natatawagan namin na malungkot. Amen? Hindi ko nakikita yung tinatawagan namin, iiyak. Amen ba? Hallelujah. Kasi the Word of God is powerful. Amen? Be happy always. That's why, amen? Hallelujah. That's why, kailangan talaga tayong be joyful. Amen? Huwag kang magpatalo sa mga problema na yan. Huwag kang magpatalo kasi God will do miracles. Amen ba? As long as yung ginagawa mo, as long as yung mga actions mo is according to the Word of God, tutulungan ka talaga ni Lord. Amen? Nakalista na ba si Ma'am Bebski? Hallelujah. Amen? So, kailangan talaga mga kapatid, maging joyful po tayo. Amen? Kahit hindi ka man tatawa ng sobra-sobra. Amen? But smile. Amen? Smile tayo dyan mga kapatid. Amen? Hallelujah. God bless you, Ma'am Pastora Treasure. God bless you, blessed morning. Amen? Kahit yung ngipin natin is not, no, hindi na kompleto, smile. Amen ba? Amen? Sa Bisaya pa, napangag na, don't worry, smile. Kahit wala ka ng ngipin na naiwan dyan, smile. Amen? Because yan po ang mabisang gamot para sa problema mo. Amen? Yan po ang mabisang gamot para ikaw po ay gumaling. Recommendation from God na yan. Amen ba? Prescription from the Lord. Amen? God bless you, Ma'am Rosalinda. Amen? Smile tayo, mga kapatid. Kasi, alam mo ba, kapatid, kapag nagsasmile ka, amen? Mawawala yung lungkot mo. Amen? Pag nagsasmile ka, magkaroon ka ng lakas. Amen ba? Kasi yun ang sinabi po sa verse po, sa talata po ng Jeremiah, ng Nehemiah 8:10, the Lord, the joy of the Lord is my strength. And in the presence of God, there's fullness of joy. Amen ba? Hallelujah. Pag andito tayo sa programang ito, you must be happy. Huwag kayong magreklamo. Tagal-tagal ni Apostle Paul. Inip na ako. Gusto ko nang matulog. Ang tagatagal. Huwag ganun, kapatid. Be happy. Amen? That you are learning something. That you are getting something. Amen ba? Hallelujah. Kasi yung word ni Lord. Amen? Hallelujah. Ang word ni Lord po yan ay mabisang makatulong sa atin. Through His Word. Amen ba? Tayo po ay mapagaling sa kahit anumang klaseng sakit. Kasi yun ang sabi ni Lord, I sent you my word and my word healed them. God bless you po, Ma'am Lifey. God bless you, blessed morning po. Amen? Hallelujah. Yes, Brother Josh, wala talagang imposible kay Lord. Amen? God bless you po, Ma'am Manuela. That's good. Amen? That's good po na nag-worship tayo kay Lord. Amen? We worship God with happiness. Amen? With hope. Amen? Hallelujah. No, makikita talaga sa ating mga mukha, mga kapatid, that you are joyful. Kahit na may naramdaman kang mga sakit dyan. Amen? But you are still, nakasmile ka pa rin. Amen? Hallelujah. Amen?
hindi ka pumapangit. Amen? Kasi the more po nagiging malungkot yung tao, the more po pumapangit. Amen? Amen ba? Nakikita mo yung mga tao magaganda, mga kapatid. Amen? Makikita mo talaga, napakaganda, especially kung wala siyang sakit, wala siyang problema. Pero pag may naramdamang karamdaman yan, kahit gaano yan kaganda, papangit kung hindi siya magiging joyful. Amen? Hallelujah. Joy is our portion in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. So, kailangan po natin na magiging ano po tayo, mga kapatid. Amen? Na magiging happy po tayo sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Lord, kahit may naramdaman akong mga sakit, but I'm happy because I'm still alive. Amen? Happy ako, Lord, kasi bibigyan mo ako ng lakas. Happy ako, Lord, kasi pagalingin mo ako. Amen? Happy ako, Lord, kasi bibigyan mo ng solusyon ang lahat ng aking mga problema. Amen ba? Hallelujah. God bless you po, Sir Paul Jane. God bless you. Blessed morning. Blessed morning po, Sir Jimuel. God bless you. Blessed morning. Hallelujah. Amen? So be joyful. Amen? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Be joyful. Every day of our lives. Kaya yung sinasabi ni Apostle Paul in the Bible, sa book of Philippians, no, rejoice, and again I see, rejoice. Isa po yung ano, isa po yung commandment sa atin po, isa po yung command sa atin, no, na kailangan talaga tayong mag-rejoice. Amen? Kailangan mag-rejoice. May mga nakikita ako, mga kapatid, may mga taong mga problemang ganun-ganun. Amen? Andi nakikita ko sa kanila, may mga tao talaga, bihira lang. Amen? Pero they are joyful. Amen? Hallelujah. No, kahit na alam mo na may pinagdaanan sila, but still, very joyful. Amen? Kasi the more po na magiging joyful tayo, the more tayo palakasin ni Lord. The more tayo palakasin ni Lord, the more po tayo na pagalingin ni Lord. Amen? And sabi ni Lord, you will make all this bed in his sickness. Amen? Lahat po ng may sakit, pagagalingin niya. Lahat ng may karamdaman, pagalingin ni Lord. Kaya ikaw isa na dyan. Amen? Hallelujah. Amen? Ikaw ay isa sa pagagalingin ni Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, isa na ako na pagalingin ni Lord. Amen? Hallelujah. Amen? Kasi, sabi niya na sabi ni Lord, all, lahat ng may sakit na nakaratay dyan sa bed. Amen ba? Hallelujah. Lahat yan ay pagalingin ni Lord. Sabihin mo, bakit ba mami, bakit ba pastora? Ang dami-dami naman na, dami-daming may sakit. Hanggang namatay na lang sila, nakaratay pa rin. Amen? Namatay na lang sila, hindi pa rin sila nakatayo. The problem is, they don't know the word of God. Amen? Ang problema, hindi nila alam yung sikreto. Hindi sila nakinig sa word ni Lord. Amen? Hallelujah. So, hindi nila alam kung paano ba sila aalis sa bed na yan. Paano ba sila makakatayo ulit? Paano ba sila bibigyan ng lakas ulit? Amen? Hallelujah. Amen? Kaya mga kapatid, importante po malaman natin that that's the plan of God for you. At sa lahat po na naniwala sa word ni Lord, sa lahat po na nag-apply sa word ni Lord, sila ay makakatayo. Sila ay pagalingin. I'm very happy mga kapatid sa testimony ni Ma'am Bebski. Amen? Hallelujah. No? Ang testimony ni Ma'am Bebski. Kasi si Ma'am Bebski po, before mga kapatid, no, hindi siya basta-basta makagalaw. Hindi siya basta-basta makatayo. Amen, ma? But now, sinabi niya, makakalakad na siya. Amen? Makagalaw na siya. Amen? At yung pagsasalita niya, medyo okay. No? Mas okay kaysa before. Amen ba? So, kung tayo po mga kapatid, no, always tayong nag-hear ng word ni Lord, we are excited po sa makinig sa word ni Lord, and then,
No, through the word of God na mapakinggan natin. Amen ba? Tayo po ay gagaling. Yung kaisipan natin gagaling. Amen? Hallelujah. Sabi ni Lord, renew your mind. Amen ba? Pero sabi naman sa book of Romans 10:17, paano naman sila? Paano sila, no? Ma-change yung mind nila. Paano naman sila para ma-change yung mga iniisip nila if no one nagsishare ng word ni Lord? That's why we are doing our best to share the word of God to you, because we know, we have experienced it in our lives, that it helped us so much. Amen? It helps us so much, mga kapatid, through His word. Ako, mga kapatid, pinagaling lang talaga ako sa word ni Lord. Amen? Hallelujah. Amen? No, nakinig ako sa, ano, sumali ako sa, before ha, yung bata pa ako, hindi pa ako nag-asawa. Amen? I always, nakinig ng salita ng Diyos, mga awit na Christian songs, Christian music. Kasi makakatulong yan sa iyo eh. Amen? Pumunta ako sa krusada. Nagsisimba ako every day, every Sunday. Amen? Nagsiserve ako kay Lord. Nagbivisit ako ng mga tao. Nagpipray sa mga tao. Amen? Hallelujah. Nagsishare ng word ni Lord. Oh, glory be to Jesus. Amen? I'm doing my best to serve God. Amen? That's why, no, I was healed. No, through the word of God that shared by His servant. Amen? Kaya, alam ko mga kapatid, na kung ito po ay nagiging mabisa sa aking buhay, magiging mabisa din sa iyo. Amen? Hallelujah. Yung word ni Lord, just believe it. Amen? Hallelujah.